Hi guys, today i-share ko sa inyo my March perfume favorites. Bago tayo mag-umpisa, yung nasa lips ko is itong Exaggerate Full Color Lip Liner from Rimmel London. And this is 024 Red Diva. Lip liner siya, ginawa ko lang siyang lipstick. And yung nasa face ko is itong Easy Active Foundation 0L2. Actually, hindi ganun kadami yung mga nagustuhan ko or nagamit ko na pabango nung March kasi sobrang init and wala akong masyadong lakad. Pero mga iilang bottles din naman to, maski pa paano. So mag-umpisa muna tayo sa Tom Ford. And this is the Tom Ford Velvet Orchid. Ito, hindi ko to masyadong naririnig na sabihin na nating pinag-uusapan or nahahype na pabango. Pero I fell in love with this one. Kasi kung hindi mo kayang gamitin yung Black Orchid, this is for you because, to me ha, mas sweeter siya and mas feminine siya, mas ma-floral nga lang siya. Kung hindi kayo sanay gumamit ng matapang na pabango, you would probably say na parang pang burr season lang siya. Siguro na mention ko na din ito a long time ago sa mga ibang reviews ko na mas better siya sa burr season, malamig na weather, special event, kasi potent siya, matapang siya. As you know, ganyan naman si karamihan sa pabango ni Tom Ford. But pwede mong i-control yung spray mo with this one and you could still wear this, lalo itong Velvet Orchid, kahit na sa mainit na weather. So anong amoy nito? Meron siyang rum, and actually, sa sobrang tagal na nitong pabango na to, lumabas to ng 2014 pa. So ngayon kasi medyo nauuso yung mga pabango na merong rum siya, meron siya. So this is boozy, may pagka-floral din siya, and maaamoy mo rin yung vanilla sa kanya. Pero to me, hindi siya yung vanilla na klase ng pabango. This is well blended and parang ang rich nung pinakaamoy niya, ang sophisticated, ang klase ng amoy. To me, sorry for the term, rich woman vibes yung amoy niya actually. Para siyang baby sister ni Black Orchid, or sabihin na natin si Black Orchid is para kay husband and eto namang Velvet Orchid is para kay wife. And dahil sobrang init, hinila ko itong Jo Malone na Wood Sage and Sea Salt. Hindi ka magkakamali dito pag sa summertime dito sa Pilipinas. This is to me very light. Parang nagbe-blend nga lang siya sa air, sabihin na natin. Nagbe-blend lang siya sa skin mo, sa damit mo. Amay mo pa rin naman na meron kang pabango. Pero hindi siya yung sobrang, at least sa akin, na potent. Pero this is clean, this is simple, easy reach. Sabi ko nga, hindi ka magkakamali dito. Parang amoy tubig na may konting amoy dagat, sabihin na natin. Yung saltiness ng air, ganun yung maamoy mo sa kanya. May slight na floral. Ang linis niya lang, guys. Yun lang yung masasabi ko dito kay Wood Sage and Sea Salt. Eto, ngayon ko lang siya ulit nahila. And, dati, nung lagi ako nag-workout, wala akong time mag-workout ulit, pero I'm planning to go back. Yan yung hindi ko pa masyadong maayos sa schedule ko. So, hinila ko siya right now because mainit and I love neroli scents. And this is the Clinique My Happy Blue Sky Neroli. So, nung ginamit ko siya, ang una mong maiisip sa kanya is the Jo Malone Orange Blossoms. Or blossom. Pero may something sa kanya na parang slightly sweeter. I don't know, I find it stronger, sabihin na natin. And mas parang happier siya eh. But, nung dumaan ako sa clinic store, ngayon ko lang nalaman, discontinued na tong Blue Sky Neroli matagal na daw. So, nalungkot ako kasi hindi na ako nakakuha ng backup bottle nitong Blue Sky Neroli kasi ang bango nito. Kung sa area ninyo, may makikita pa kayo online, may makikita pa kayo sa store, but I doubt it kasi medyo matagal na daw siyang na-discontinued. Kunin nyo na guys kasi ang bango niya. Kung di ako nagkakamali, no, binili ko to before, this is parang 1,500 plus, parang ganon. Pero ang dali niya kasing dalhin because ang liit lang nung bote niya, pero ang bango niya guys. Nagawan ko to ng review, hindi ko pa siya napopost, I think, and I don't remember kung na-edit ko na yung video na yon. Sabi ko nga sa inyo, sobrang busy ko guys, hindi ko na masyadong maalala. Meron akong sample na nakuha from Dior, and this is the Dior Rose Kabuki. Trinansfer ko siya dito sa maliit na sprayer. So, nung nire-review ko siya, nagustuhan ko siya. Nung ginamit ko siya, nagustuhan ko siya. Ginamit ko siya ulit kasama ko yung sister ko, and she liked it. Nakomplimentan ako dito.
not just from her, from other people too, hindi siya super lakas na klase ng pabango, and this is one of those rose perfume na pwede ninyong another rose perfume, parang ganun, and I'm not sure kung naamoy ko to before, tapos hindi ko siya masyadong napansin kasi mas parang mas may umangat na iba pang mga pabango na mas napansin ko, but ngayon I appreciate this, maybe because mainit, and this is a light rose, clean, easy to wear na pabango. I love this. I really love this. Alam niyo naman yung mga rose na klase ng pabango, medyo nagiging parang soapy sila at some point. May ganun din siya. And pwede ninyong sabihin na medyo kaamoy na siya ng ibang mga klaseng rose na pabango, pero sa skin ko, I really like this light, clean, rose na klase ng pabango na hindi siya, sabihin na natin, amoy pang matanda. Sometimes kasi yung mga rose na perfumes, they could smell like parang for older women. To me, hindi. Medyo youthful yung dating niya sa akin. So may bumili ng dikan ko nitong Lancome Idol na Intense. Meron na tayong Idol na line sa Lancome dito sa Philippines. Bumalik na ulit si Lancome dito sa Pilipinas because at one point I think nag-stop sila dito sa Philippines, or kung meron mang natirang store, parang isa or dalawa lang, parang ganon. Ngayon marami na ulit stores and they are carrying itong Lancome Idol na pabango. Even yung bagong labas kineri nila, but the Intense, I don't understand, hindi nila pinapasok dito sa Pilipinas. Siguro they think it might be too strong para sa weather natin dito sa Philippines, but I disagree kung sakali mang yan yung iniisip nila, kasi ang bango-bango nitong Idol na Intense. So ayun nga, merong bumili nung dikan ko, baka hindi ninyo alam na nagbebenta ako ng dikan. Follow nyo ako sa IG ko, and sa description below nitong video na to, nandun yung shop ko kung saan ako nagtitinda ng decants. So nung naamoy ko to, nung ginagawa ko yung decant, oh, I fell in love with this again, and ginamit ko siya ngayong mainit na weather. I don't know guys, baka nung na-review ko to, hindi ko nababalikan yung video ko na yon. Baka na-mention ko, I'm not sure na kung na-mention ko na pang malamig lang to na weather, parang ganon. But right now, ginamit ko siya, mainit na weather, and I love it. I love it guys. Sweet floral, may pagka-thick siya. Hindi ko naman masabing syrupy, pero ang thick niya guys. But it's sexy. Ang unang pumapasok sa isip ko, it's very feminine, but of course, men could still wear this kung magiging maganda yung chemistry niya sa skin ninyo. It's really beautiful, guys. Lancome Philippines, bakit hindi ninyo pinapasok itong Idol Intense? Ang sexy-sexy niya, and ang ganda-ganda niya. 2 bottles left. Sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kadami yung mga nailabas ko, nagamit ko, favorites ko na perfume this March. So, etong next. Ang tagal na nitong bottle ko. Meron akong decant nito, and yung decant lang yung ginagamit ko. But now, I open this and I love this. Or I love it. And this is a Parfums de Marly na Athalia. Ito siya. Ang ganda ng bottle niya. Parang, I don't know, napaka-seryoso niyang tignan because of the black and gold na bottle. Okay, this is a powdery perfume. And may pagka mature siya. Yun ang una mong iisipin sa kanya because powdery siya na perfume. But pag nagamit mo siya and naamoy mo, pwede naman siyang gamitin ng mga 25 years old. Again, baka na-review ko na to and na-mention ko na hindi pwedeng gamitin. Well, sabihin na natin, nagbabago yung view ko sa mga perfumes, lalo na pag nagamit ko siya ng summertime, ng taglamig. Alam nyo na guys. Pero right now, ang masasabi ko, pwede siyang gamitin ng 25 years old. Pero I don't recommend this gamitin ng 25 years old na pang everyday. Medyo seryoso kasi siya. Siguro kung for job interviews, for mga seryosong events, yan, pwede mo siyang gamitin. But, yung mga nasa 30s pataas, eto, pwede nyo na siyang gamitin for everyday. This is an elegant, powdery, floral na pabango. This is one of those orange blossom. Actually, orange blossom yung note niya. Pero iisipin mo, tube rose, na powdery, sweet na pabango.
Last na perfume na mention ko sa inyo, nagagamitin ko to, and yes, I enjoyed using this, but not as much as yung 24/7. Nalilito na ako kasi 724 yung original, tama ba? And then 24/7 yung copy. So this is another copy, and this is the Luxe Universal Aqua Estiara Eau de Parfum. Oh my goodness! Okay, amoy Aqua Universal siya. Pero sa initial na spray, it's not as parang beautifully well-blended compared dun sa original na si Aqua Universalis. Mas gusto ko pa rin yun. Pero kung budgeted kayo, magkukommute kayo, ganito kainit, ipapawis nyo lang. Okay na siya. After, I think an hour lang, medyo mas magiging maganda na yung blend niya. Sa initial spray lang naman, parang may something missing sa kanya na note na kung hindi naman maselan yung ilong mo, hindi mo na siya mapapansin. And parang mas sharper kung ano man yung citrus na note na ginamit dito kay Universal Aqua. Whereas si Aqua Universalis, pag-spray na pag-spray, well-blended talaga siya. Ang ganda-ganda niya, guys. So you have to wait for an hour para mas maging kaamoy na siya or mas maging kasing ganda ng blend niya si Aqua Universalis. But still, to me, on my nose, merong missing na note na ulitin ko, hindi mo na siya mapapansin kung hindi mo sila pagtatabihin ni Aqua Universalis. Actually, I don't need na pagtabihin sila na ano lang siya ng ilong ko na nahahanap, sabihin na natin. Pero again, kung hindi maselan yung ilong mo, pwede na. And kung ipapawis mo lang sa jeep, sa bus, commuting, mag Universalis Aqua ka na, and save your Francis Kurkdjian Aqua Universalis sa mga mas importante pang event. Ayan na guys, yung experience ko dito kay Universal Aqua. I like this, ulitin ko, pero mas gusto ko pa rin si 24/7. Kasi si 24/7, siya naman yung parang mas ibinagay sa weather natin dito sa Philippines na 724. Kasi sabi ko nga, si 724 ni Francis Kurkdjian, to me, it's too musky. Siguro kung lalaki ang gagamit, okay lang. Pero sa akin sa babae, although I love it, it's clean, it's musky. Parang it's too much eh, na nag-lilin siya na parang masculine talaga. Whereas yung 24/7 ng same brand, yung dupe, mas pinasoft ng konti yung mask. Mas parang pina-well-blended niya and mas gusto ko siya. And sa dry down, mas kaamoy niya, naging kaamoy na niya si Aqua Universalis. And mas kaamoy na niya si Aqua Universalis. I hope you understand what I mean, guys. May nakalimutan akong pabango. Hindi pala siya yung last. Meron pa tayong isa. Ito last na talaga. And this is my easy reach nung March. Actually, I thought magiging easy reach ko si Universal Aqua Estiara, but no, nagkamali ako kasi medyo na-disappoint ako ng konti dun sa nahahanap ng ilong ko na parang kulang. So, eto, this is the Clean Fresh Laundry, and siya yung easy reach ko last March. When I say easy reach, alam niyo yung nagmamadali ako, ayoko nang mag-isip, and ipapaligo ko lang sa katawan ko. I just want to smell nice and clean. Eto siya. Ibig sabihin, ilang beses ko siyang ginamit ng ginamit last month. April na kasi ngayon. But this is your clean, soapy, smells like laundry, smells like bagong labang puting damit, bagong labang kumot. Alam niyo yon. It's not really like a perfumey scent to me. It just smells clean. Ayun lang siya. And ayan siya, si Fresh Laundry. And bagay na bagay siya sa mainit, sobrang init na weather natin right now. So ayan na, yung mga perfume favorites ko last March. Alin dito yung mga nahila din ninyo na meron kayo na pabango? And alin dito yung na-curious kayo and gusto ninyong matry? Ulitin ko guys, yung shop ko for decants nasa description box below. Tignan natin kung marami akong magagamit na pabango nitong April kasi I'm not planning to go out much kasi ang init. But for now, thank you for watching and see you again on my next video. Bye!